illegal access, lalo na yung Facebook account, ano? Yung yung Facebook is nako-compromise ng mga cyber criminal na ito, because pwede mo kasing i-compromise ang Facebook gamit lang ang yung 6-digit PIN, no? Walang security kasi yung ating mga kababayan. So paalala lang po ha, no? Sa ating mga kababayan, dapat i-secure natin yung ating mga Facebook, maari yung two-way authentication, i-activate natin yun. And then, yung password natin, dapat combination of characters, numbers, and special characters. And complainant, i-report niya kay GCash for freezing. If i-freeze niya lang yung account na yun for 3 days. Kapag walang formal na preservation from law enforcer na papasa request to GCash, i-unfreeze niyo yun in 3 days. Pero kapag may preservation itong si police officer, law enforcer na galing sa atin, na i-request natin kay GCash, dun pa lang i-freeze niya for 6 months. Po. Hello, Sir Dennis and Sir Max. I am Police Captain Janice Esnachal. Ako po. Ako nga po pala si Police Lieutenant John Carl M. Lozada. Yung mga naging victim po ng cybercrime, we encourage you to report po to our office para ma-actionan po natin yung mga complaints nyo or reports ninyo, and para mahuli po natin kung sino yung mga cybercriminals na yan, at least kahit ngayon Captain, since sa dami nyo na asikaso na ano, no, or na mga nasumbong na, no, gusto kong malaman kung may mga nakulong naman. Yes, of course. Yes, marami na pong mga nakulong. Marami na uulit, yes, din pala talaga, yes, kahit po. Yes po, marami na po. And yun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina, no, just this year, nag-serve po kami ng 11. Alright, and we are now live dito po sa Rako 11. So, andito po tayo ngayon. Good afternoon, everyone. At live po tayo ngayon dito sa Rako 11, Regional Anti-Cybercrime Unit ng Region 11. And this time, kasama po natin yung kanilang mga officers na inassign na ma-interview po natin sa kapihan sa Rako 11. So together with me is Kuya Dennis, kasama po nating vlogger dito sa Mindanao Traders Expo na Facebook page. Good afternoon po, Madam, Sir. Ako nga po pala si Police Lieutenant John Carl M. Lozada, ang Chief Operation and Chief Digital Forensic Section Unit ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11. Hello, Sir Dennis and Sir Max. I am Police Captain Janice Esnachal. Ako po ang Chief Investigation Section and Chief Administrative Section po ng Rako 11. So, next question. So as we continue, my question here, ma'am, is what are the prevalent crimes as of today? Especially siguro sa Region 11. So again, yung most prevalent crimes natin ngayon, based dun sa datos natin, is ang pinakauna dyan is yung illegal access. Where illegal access, lalo na yung Facebook account, ano? Yung Facebook is nako-compromise ng mga cyber criminal na ito, because pwede mo kasing i-compromise ang Facebook gamit lang ang yung 6-digit PIN, no? Walang security kasi yung ating mga kababayan. So paalala lang po ha, no, sa ating mga kababayan, dapat i-secure natin yung ating mga Facebook, maari yung two-way authentication, i-activate natin yun. And then yung password natin, dapat combination of characters, numbers, and special characters. And yung 6-digit code na sinasend sa atin kapag naka two-way authentication, huwag nating isesend kahit kanino. Kasi itong 6-digit code na ito is naka-intended lang na para sa atin to. Hindi pwedeng malaman ng ibang tao. Kasi kapag nabigay natin to, automatic compromise yung Facebook account natin, yung online banking natin, yung mga GCash, Paymaya, and so on.
So, okay, sa kay Captain naman, napasa natin kay Captain yung question. Kasi Captain, nabanggit kanina na nasa investigation ka. Now, ano ang ginagawa ng investigation team normally kapag may mga complaints po na ganito? Okay, normally, mag-i-start yan. Lalapit si complainant sa atin. I-interviewin yan ni investigator. If, for example, kaya pang ma-engage yung scammer, we conduct necessary police intervention, we conduct entrapment operation. But if hindi na kayang i-engage yung hacker or yung scammer or yung cyber criminal, we conduct the normal process of investigation. Only that, kapag hindi identified yung suspect at ang meron lang kaming data ay yung GCash or for example, yung GCash account na pinagpadalhan or yung bank account na pinagpadalhan, what we normally do is magfa-file si investigator ng warrant to disclose computer data. If na-file yung warrant to disclose computer data, granted ni judge, isa-serve yung warrant to disclose computer data dun sa service provider. For example, in that case, si GCash. Kapag binigay ni GCash yung identity behind that certain account, that's the time magfa-file po kami ng appropriate case. Yes po. Yung halimbawa ma'am, may isang number na marami na ang marami na siyang naloko. Halimbawa, number ko, naloko ako. Yun, the same number pa rin. Hindi ba yan pwede ma-block ninyo or ng ano? Kailangan pala talaga idaan talaga sa matagalan. Halimbawa, meron ng 50 tao ang nagreklamo sa number na yan. Ang proseso dyan, sir, is complaint-based kasi tayo dito sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11. Kapag yung 50 tao pumunta dito at nagreklamo, gagawa natin ng report. Yun yung initially na gagawin natin. And then, pwedeng si complainant i-report niya kay GCash for freezing. If i-freeze niya lang yung account na yun for 3 days. Kapag walang formal na preservation from law enforcer na papasa request to GCash, i-unfreeze niyo yun in 3 days. Pero kapag may preservation itong si police officer, law enforcer na galing sa atin, na i-request natin kay GCash, dun pa lang i-freeze niya for 6 months. Yung 5 kanina, you know, yung most common types. Sir, saan po lalapit pag na-hack yung FB account? Paano po ito ma-recover? Ayun, ganda na question. Dito po sa Davao region, meron po tayong 4 na mga cybercrime units, no? Dito sa region, meron tayong regional level, dito yan matatagpuan sa aming opisina dito sa DICT building, Ramon Magsaysay Avenue, extension Davao City. At maaari niyo po kaming kontakin sa numerong ito, 0998-598-8108. And then meron din po tayo dito sa may Davao City Police Office, dito sa may loob lamang ng Davao City Police Office, San Pedro Street, Davao City. At maaari nyo silang kontakin sa numerong 0970092-8095. Ulitin ko po, 0970092-8095. And meron po tayo sa Davao del Norte, sa may Punzalan Street, Magugpo South, Tagum City, Davao del Norte. At maaari nyo po silang kontakin sa numerong 0916-4618-639. At meron po tayo sa Davao Oriental, dito sa may inside the Davao Oriental Police Provincial Office, Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental. At maaari rin po ninyo silang kontakin sa numero nila na 0961-489-5481. At hopefully, magkaroon kami ng satellite dito sa mga ibang provinces, no? Gaya ng Davao del Sur, Davao Occidental, o Davao de Oro. Base doon sa record niyo, ma'am, nalalaman niyo naman kung magkano ang amount na na-scam? Yes po. Kasi upon investigation, sinasabi, tinatanong na namin sila kung magkano yung naipadala nila. Involved na yes, pera? Yes po, oo. Ang pinakamaliit siguro involved na lumapit dito sa amin is I think
1,000. 1,000. Yes, ang pinakamalaki for this year ha, from January to May, ang pinakamalaki is I think 1.2 million. 1.5 million. Yes. Million? Ano po 'yan? Victim po 'yan ng online tasking scam. Online tasking investment tasking scam, yeah. Kailangan pa rin talaga ng cooperation. Oo, yes, pa rin talaga po. Kaya with the court. Sa ating mga kababayan, no, kung meron kayong mga ka-transactions online, tapos iba yung binibigay nilang pangalan or pagpapadalhan ng pera doon sa ka-transaction mo mismo online, dapat red flag na yun sa'yo. Kasi hindi mo sigurado na kung yung pagpapadalhan mo ba ng pera na yun, ay yun din yung taong kausap mo. Dapat we ensure that kasi otherwise, 50 to 60% scam 'yan. Ngayon, Captain, since sa dami niyo na naasikaso na ano no or na mga nasumbong na no, gusto kong malaman kung may mga nakulong naman. Yes, of course, yes, marami na pong mga nakulong. Marami na uhuli, yes, din pala talaga, yes, kahit po. Na yes po, marami na po. And yun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina, no, just this year, nag-serve po kami ng 11 warrants of arrest. Oh. Within ano na yan, ma'am, no? Region 11. Region 11 na po yan, opo. Davao Region, opo. Actually, hindi namin hawak yung data ngayon. Pero mostly kasi yung mga complainants natin, lalo na sa mga illegal access, kapag na-recover na nila yung Facebook account, hindi na yan magpa-file ng kaso. Tinatamad na kasi recovered na yung account niya eh. So, kapag, although binablatter namin, ginagawan namin ng, binibigyan namin siya ng dokumento na pinangahawakan, and hindi na siya magpupursu dun sa kaso. So, usually ang gusto nila is yung ma-retrieve lang yung kanilang mga pera. Pero ang nakikita namin kasi kapag na-recover na yung account nila, nabalik na yung pera sa kanila, aanhin ko pa yung pupunta ako sa korte para bumalik naman na yung pera sa akin, mag-e-effort pa ako, mapapagod pa ako, sayang yung time ko. Ano dapat, sir? Ano ang advice niyo if that happens? Ano yung advice? Mas maganda ipursu yung kaso para yes. Madeter yung mga kriminal na gumawa pa, na gustong gumawa pa ng mga ganitong krimen. And of course, para wala nang mabiktima itong ating suspect, kailangan niya makulong. Kailangan niyang pagbayaran yung kanyang aktibidad, illegal na aktibidad na ginawa. Release tayo ng konti. Nasa inyo ba ang under itong ano, mga online selling? Lazada, yung mga ganun? Online selling. Yes. Yung mag-order ka ng cellphone ang darating bato. Yes. Di ba? May mga ganun? Ilinawin ko lang, when we say cybercrime, it includes sa technology. No? Yung transaction ninyo nangyari sa online, nangyari through internet. Kaya kaya siya nalilabel as cybercrime. That's why kapag ka may lumalapit po dito sa amin, talagang kinakausap talaga namin sila na to pursue. Kasi kapag at least kapag ma-pursue yan yung cyber criminal, at least hindi na siya makapang-biktima pa ng iba. Correct, ma-stop na. Yes po. Actually, Captain, marami akong nare-receive na text. Meron akong nareceive na text about LTO. I don't know kung naka-receive kayo niyan. Nanapin ko nga rito. Yes po, yung nagte-text sa phone natin na meron daw tayong violation. Yes, yung no contact apprehension. Yes. Huwag niyo pong i-click yung link na naka-attach diyan sa mga messages na 'yan kasi usually yung mga links na 'yan are yung mga phishing links. Na kapag kinlink mo 'yan, makukuha yung mga data mo sa iyong mga gadgets. And kapag sa mga gadgets natin nandiyan, meron tayong mga online banking accounts diyan, pwedeng makuha yung mga details na 'yan. Ang susunod na mangyari sa iyo, ma-hack na yung online banking account mo. Magkakaroon na ng mga unauthorized transactions sa iyong
online banking accounts. So, yun po yan. Huwag nating basta-basta i-click yan. Kahit ako actually, nakaka-receive ako niyan eh. Sabi niya, meron daw akong traffic violation, MMDA daw. Diyos ko, wala namang MMDA dito sa Region 11. So, kaya nga. So, huwag po nating pansinin yung mga yan. Ito, PH Postal naman. Yes po, yung PH Postal naman, kung wala kayong ine-expect na delivery or package from other person, better yet, huwag nang i-entertain po yung mga yan. Kasi ano po yan, phishing scam. So, halimbawa, ito, gaya nito, no, naka-receive ako ng ganito. Kailangan ko bang isumbong sa inyo to? Kasi naka-receive ako eh. Yes po, pwede naman po. Pwede nyo isumbong sa amin yan. Imo-monitor po namin yung number na yan. And if... marami pong na-forwardan yan ng number, yung sinabi nga ni Lieutenant Lozada kanina, kung maraming tao magko-complain dyan sa number na yan, magkakaroon kami ng data, pwede namin i-request po yan kay NTC. Para ma-retrieve kung sino yung owner yes, nito. Po. Yes po. So, halimbawa ngayon, ma'am, no, na ayun, nabanggit mo yan, no, na pwedeng isumbong. So, kanino ko i-send tong number na to? Or meron ba kaming pwedeng i-forward? Or i-screenshot ba namin ito? Kasi yes. Ang dami ko nang na-receive eh, kung tutuusin eh. Pinagdi-delete ko na nga yung iba eh. Paano yes po, ba? Pwede nyo po yung i-forward sa aming Facebook page. Meron po kaming Facebook page, yung Regional Anti-Cybercrime Unit 11. It's a verified Facebook page po. Pwede po kayong mag-message dyan para at least po, meron din kaming monitoring ng mga numbers na nagsisend ng mga links po na yan. Ganyan. And kailangan namin ng account number mo, ng OTP pin, hindi mo alam yung nabibigay mo pala, code na pala yun para ma-access niya yung online banking mo. So, hindi mo alam yung credit card mo pala na nagamit na sa pangutang, umabot na ng half million. So, wag po tayo maniniwala sa mga ganun. No? Ang banko po, hindi po natawag yan. Hindi po natawag ang bangko, no? And ano po, as awareness na lang po, if someone is trying to call you or tinatawagan ka or text ka para humingi sa iyo ng one-time pin, red flag na dapat sa iyo yun na it might be na he is trying to access one of your accounts po. So, ang OTP po kasi, laging paulit-ulit din namin yung sinasabi sa aming mga seminars and lectures, personal dapat yan. Hindi dapat yan ibinibigay sa ibang tao. Dahil once you gave that to other person, tapos magfa-file ka ng dispute kay bank, ang sasabihin sa'yo ng bank, wala na silang liability dyan kasi it's you who gave the OTP to that person. Okay po, so never ever share your OTP kahit pa mga ibang passwords mo sa ibang person po. Ayan po. Ayun ma'am, ito ma'am good day from GCash. Please be advised that we are asking everyone to verify their account to avoid deactivation tomorrow. Then verify here, meron siyang cut.show/5G GCash. Ito, iuri ito ng mga... Kanina, pag sinabi, phishing ang tawag natin dyan. Ano? Yung kanina, pag tawag naman, phishing. Ito, phishing naman. Phishing scam. So, wag tayong magpapaniwala sa mga ganyan. Ano? Mas maganda kung hindi talaga kayo mapakali, tawagan nyo mismo yung number ng hotline ng GCash, ipa-verify nyo. So, pero, mas maganda... Baliwala nyo, disregard yes. Nyo na lang yan. And para. If you know for yourself na verified na yung GCash account mo, why click that link? Yes. Diba? Kung alam mo na sa sarili mo na verified na yung GCash account mo, or for example, alam mo sa sarili mo na wala ka namang inaasahang package, or alam mo sa sarili mo na wala ka namang BDO or BPI account, bakit ka tatawagan regarding sa kung ano-anong promo, diba? So, red flag dapat yung mga ganyan sa atin, no? Hindi dapat talaga tayo basta-basta magbibigay ng information sa ibang tao, lalo na kung hindi natin sila kilala personally. Mga teenagers natin, no? Yes, yung mga millennials natin, kahit gaano ka-intimate yung maging relationship mo with other people, kahit asawa mo pa yan, never ever share or send nude photos or videos kasi hindi natin alam. Oh, okay, you trust that person kasi siya nga yung special someone mo, asawa mo nga siya. Pero what if one day
yung account niya na hack and nakuha yung mga private photos and videos nyo, pwedeng gamitin sa inyo yon pang blackmail ng ibang tao or pag extort sa inyo. So never ever share sensitive photos and videos. Not just for millennials yan. Pwede din yan sa mga adults and yung mga katulad natin. Matatanda. Yes. So, may follow-up question ka. Hindi, meron akong isi-share. Meron tayo ngayong 3,300 plays and then 61 shares. Wow, yeah. Daming shares ah. Wow, salamat. By the way, no, salamat sa mga lahat ng mga nag-share ng ating live stream na this evening. Yung mga naging victim po ng cybercrime, we encourage you to report po to our office para ma-actionan po natin yung mga complaints nyo or reports ninyo and para mahuli po natin kung sino yung mga cybercriminals na yan. At least kahit papano, ma-lessen po yung cybercrime incidents dito po sa Davao region. And we encourage you po to keep posted or be aware of the different cybercrime modules para hindi po kayong maging victim. And muli po, inulit ko, maraming salamat po Sir Dennis and Sir Max. At sa Mindanao Traders Expo po, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po sa inyong mga followers. Sa mga kadabawin nyo natin, no? Maaaring rin nyo pong i-follow yung aming page. Ano? Diyan po, nagbibigay po kami. Daily po yan. Walang sawa pong pagbibigay ng cybercrime awareness. Meron kaming photos na may mga leaflets kami, mga videos. Dapat ako muna yun at saka ikaw ang last. Ate, sabay-sabay na tayo after. Yeah. So, I'm Dennis Tabin and thank you for joining with us. Maraming salamat, guys. Okay, so daghang salamat, maayong gabi sa tanan, and see you po sa next na session po natin, Kapihan, dito sa Mindanao Traders Expo. Okay, bye for now! Bye-bye! Ayan. Yay!